ang investment po, kadikit nga yung negosyo yung takbo ng ekonomiya. So, hindi po dahil mahina, mabagal ang negosyo, tuloy ang investment ay mahina rin, baka mababa o lugi pa sa oras o panahon ngayon. Hindi ibig sabihin hindi na tayo mag-i-invest. Katok Tahanan. Good morning, mga kapanalig! Isa pong magandang Webes ng umaga sa inyong lahat. Ito po ang Katok Tahanan. Kumakatok po kami sa inyo. Makinig po kayo sa ating programang pangpamilya hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayon pong first hour natin, meron tayong talakayang pantahanan. At ang ating puntampok, dahil ito po ay pangalawang Webes sa ating buwan ng Marso, armado ka! Yes! No? Pag-uusapan po natin ng mga bagay-bagay tungkol sa perahan. Tungkol po sa financial management sa ating mga tahanan. Dahil alam nyo, dyan po nakasalalay kung ang ating mga pamilya ay magiging matatag, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Pabatiin na po natin ang ating kaibigan, financial guru po ng Veritas, ang ating kaibigan, Armand Benko, Vice President for Education ng Colaico Foundation. Hi, Armand! Hello! Magandang umaga sa lahat ng kapanalig, Ma'am Chichi, Father Johnson, and of course, full healing, Ma'am Chichi, for your permanent, temporary situation. Parang formal ako, pero meron kasi akong t-shirt, parang drama. Napili ko to. Wow, it's all right. Unang-unang shirt. Ang ganda. Sabi ko, bakit kaya ito yung unang-unang shirt? Tapos naalala kita, lalo na pagkasabi ni Dang. So, it's all right. I can still see the radiance of your smile. Ganda. And so, typically, I would thank the Lord for reminding me through you, through the shirt, Father Johnson, it's all right, di ba? Yes. It's all right. Everything it's will all be right. All right. Okay, mga kapanalig, para patikim lang po dahil narinig niyo ang tinig ni Armand at nakita niyo po siya. Ang ating pong paksa mamaya sa talakayan natin ay tungkol sa pag-i-invest. Investing 101, mahalagang payo at paraan. So ihanda ang mga kwaderno, mga notebooks. Marami na naman po tayo mga tips na makukuha mula kay Armand. Simulan na natin ang ating talakayan kasama si Mr. Armand Benko. Ang ating paksa, Investing 101, mga mahalagang payo at paraan. Armand, buena manong tanong. Galing kay L. Barameda de Dios. Uunahin ko na to. Sabi niya, naku, sayang, matanda na ako at retirado na. Ngayon pa sana makakapag-invest, pwede pa ba? Yeah. Kahit na siya'y may edad na at medyo may kakapusan sa finances. Armand, ano yung tubo natin kay Ma'am Elle? Well, siguro, sagutin ko yan by defining what investing is. Ano ba talaga yung paglagak o pagpapalago ng pera? Baka matulungan ako ni Father Johnson sa Tagalog. Kasi parang mga dalawang taon na kaming magkasama ni Mr. Colaico noon, we are trying to come up ng common definition ng investing. Investing is a commitment to use money. Commitment, ibig sabihin tuloy-tuloy, hindi minsan lang sa buhay natin, hindi minsan lang dahil naabutan or may ayuda or merong bonus, kaya merong investing na gagawin. Commitment to use money, ito ang mabigat na sunod na stanza of defining investing. It's a commitment to use money expecting only to make more money. Expecting lang. We are only expecting, hoping, praying to make more money. Simply put, wala pong siguradong investment. Uy, parang life, parang buhay, di ba? Walang sigurado sa buhay. Walang sigurado rin sa pagpapalago ng pera. Kaya yung iba, hindi na-appreciate ang investing
takot mag-invest or nasa scam kapag investment. Kung nasa scam, ma'am, sir, father, sigurado po itong investment, pasok po kayo. Investment. Kaya ang panlaban dun sa walang kasiguraduhan ang kahit anong investment, para makompleto yung definition, it's a commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. Nako, yung nagtanong kay Ma'am Chichi, may edad na po ako, senior citizen na ako, papasok pa ba ako sa investing? Dahil wala pong kasiguraduhan ang life. Parang yung nanay ko, lagi kong kwento sa inyo, yung nanay ko nagplano mag-retire at ginawa niya, nag-retire ng 60. Naghanda siya hanggang 70. Sabi nga, 70, mawawala na siguro ako. Kaya nung nag-75th birthday siya, aba, yun ang first public birthday celebration niya. The first in 75 years. Nung nag-79 years old siya, Ma'am Chichi, nagkaroon siya ng colon cancer, yung sakit ni Tita Cory. Tapos si Tita Cory Aquino, sabi nga, naku, hindi na ako aabot ng 80. Sa June this year, magna 91st birthday siya. Alam, 91st birthday siya. Wala graduan ang buhay. Ma'am Chichi, yung cancer niya at 78 or 79 years old, na, and she is going to celebrate. Wala rin kasiguraduhan, pero we are hoping, praying, pagdating ng June 14 ay ang kanyang 91st birthday. Wow! Good, very good. Ganun din po ang investing. Walang kasiguraduhan. Yung kumita noon, sikat na sikat, stock market, o nag-invest ka sa mga negosyo, franchising, food business, bagsak po sila ngayon, or walang kinikita. Sabi ko dati, nako, ang galing ko na siguro magnegosyo, pwedeng-pwede akong magturo. Barberia na negosyo, biro nyo, barberia, inumpisahan 2013, ang dami ng barberia, and yet kumita kami. Nako, ang galing ko na siguro. Ang ganda nung napasok ko na negosyo, pagbarberia. Wala po ngayon, lugi-lugi. Okay? Wala pong kasiguraduhan sa investment, walang kasiguraduhan sa buhay. And yet, kailangan nating mabuhay. Di ba ba? Dahil walang sigurado sa buhay, hindi na ako kakain ng masustansya, hindi na ako mag-exercise, hindi na ako magdadasal. Walang kasiguraduhan ng investment, ay hindi na ako mag-iipon kahit maliit. Tanda na ako eh, o maliit ang kinikita ko, hindi na ako mag-i-invest. Kailangan po natin mabuhay ng maayos, kailangan natin mag-invest ng tuloy-tuloy. Yan. So, in answer to the question of L, De Dios, pwede, bata, matanda, ang kailangan lang, handa kang harapin dun sa yung risk na involved sa investment. At saka syempre, kung meron po kayong funds na pwedeng ilagak sa investing. Kasi sabi nga ni Armand, hindi naman pwedeng, hindi mo na gagawin yung iba pang gawain dahil lahat ng iyong naipon o lahat ng meron ka, ilalagay mo sa investment. Okay, Father Johnson, ano pong maitatanong natin kay Armand tungkol pa rin dito sa investing? Yes po, susugan ko lamang po yung sinabi ni Brother Armand Benko na walang kasiguraduhan sa buhay, ganun din sa investment. Pero in the time of pandemic, okay din po ba ngayong mag-invest o wag na muna? Right. Ngayon po, karamihan ng mga investment, hirap po talaga. Saan ba nang gagaling ang maaaring kitain ng kahit anong investment? Sa negosyo. Ngayon po, buong mundo, apektado ang negosyo. Hindi na po yan kailangan ng patunayan pa. Lahat apektado. Can you imagine kung meron pang shares of stock? Yeah, kasi stock market, isa yan sa mga usong-uso, gustong-gustong investment. Kung ikaw ay may investment sa stock market at bumili ka ng PAL, Philippine Airlines, Cebu Pacific,
Eh, paano pong kikita ang investment? Ang investment po, kadikit nga yung negosyo. Yung negosyo, yung takbo ng ekonomiya. So, hindi po dahil mahina, mabagal ang negosyo, tuloy ang investment ay mahina rin, baka mababa o lugi pa sa oras o panahon ngayon. Hindi ibig sabihin hindi na tayo mag-i-invest. Ano pong pinakamagandang halimbawa? Same time last year, pagkatapos pong matanggap ng Philippine government, nako, kailangan talagang harapin itong pandemya. Kaya isang linggo bago mag-March 16, yung unang araw ng lockdown o quarantine dito sa Metro Manila at sa Pilipinas, sinabi na, naku, magka-quarantine, magla-lockdown sa Pilipinas. Kaya at this same period last year, ang stock market po natin bumagsak. Meron pong tinatawag na sukatan yung index. Sukatan yun ng stock market. Imagine nyo po, mula 8,000 index, bumagsak ng 4,000 yung stock market. Malahati. Ibig sabihin, kung kabibili mo pa lang sa stock market bago magpandemya na nasa 8,000 ang presyo, pagkatapos ng isang linggo, Ma'am Chichi, ito talagang baka mapahospital ka, biro mo wipe out, kalahati kagad, 4,000. Kung binenta mo yung binili mo. Okay, okay. Kung 2020 po ito, bumili ka last week, 8,000. Pagkatapos ng isang linggo, 4,000. Ano pong i-advise ko sa inyo? Huwag niyong benta. Mababa eh. Kung may pera kayo, bumili kayo. Bumili kayo. Bumagsak eh. Alam niyo ho ba, pagdating ng December, same year, 2020, yung 4,000 na yon, 8,000 ulit. So kung bumili noong bumagsak at dumating naman yung December 2020, nag-8,000, bumalik po yung pera. Yung bumili ka ng 4,000, kumita ka ng 8,000. Oh, ganansya ka na doon. Kung bumili ka ng 8,000, hindi ka pa kumita nung December kasi bumalik lang. Ito po ang nakakawindang, ito po ang nakakabaliw na kailangan talaga ng guidance from Father Johnson. Marami pong nagsasabi, Bitcoin, cryptocurrency. Na kung di ko naintindihan yan, sabi pa ng mga bangko, sabi ng pinakamalaking bangko dito sa Pilipinas, Ma'am Chichi, meron kang, o Arman Benko, meron kang Bitcoin ha, hindi ka pwede mag-open ng bank account sa amin. Parang akala mo illegal ang Bitcoin, pero hindi po siya. Illegal. Hindi po siya illegal. Example na lang po, kung magandang investment ang Bitcoin, kaya kailangan maintindihan. Siguro sa susunod na pagkakataon, pwedeng mas mahaba, yun lang ang pag-usapan natin. Ito naman po in dollars. Ang presyo niya last year, $4,000 per Bitcoin. $4,000 per Bitcoin. Ngayon po, kaninang alas 9 ng umaga, $55,000 per Bitcoin. 1,200 plus percent na paglago. Yung 1,200% po na yon, times 12 po ang pera. Times 12 in 12 months. So kung meron kang 10,000, meron ka pong 120,000 ngayon. Kung tatanungin nung katulad nung nagtanong sa'yo, Ma'am Chichi, ay, dollars? Wala po kong malaking halaga. For a small amount of 1,000 pesos, pwede po kayong makabili ng 1,000 pesos worth of Bitcoin. Kung nakabili kayo ng 1,000 pesos worth of Bitcoin last March 2020, ng lahat nangangamba sa mangyayari, yung 1,000 niyo po, 12,000 na. Yung 10,000 nyo po, 120,000 na. Yung 100,000 nyo, 1.2 million na. Ngayon wow. Po. Imagine. So, this is really understanding, studying, knowing your purpose, target, timeline. Ano yung purpose?
pag lumaki itong pera ko, inabot niya yung target kung magkanong amount, ano bang gagawin ko rito? Basta hindi po illegal, hindi immoral. Kung pambakasyon, pambili ng luho, pang-enrollment, pang-emergency fund, identify a purpose. Tapos, fix a target. Para pag tinamaan niya na yung target, within the timeline na binibigay niyo, within the timeline, within 1 year, 3 years, 5 years, bago pa man umabot, maubos yung timeline, kung tinamaan niyo na target, ilabas niyo na po. Kasi tinamaan mo, huwag maging mangmang, huwag maging swapang. Yung iba kasi, naku, tataas pa yan, tataas, bitter, tataas pa yan. And ako na ang target ko. Ikaw, Armand, hindi ka magaling. Kasi nung bumili ka ng 4,000, binenta mo kagad nung nag-20,000. Eh, kita mo ngayon, 55,000. Ako po, okay at dapat makontento na ako. From 4,000 to 20,000, magre-reklamo pa ba ako doon? Dahil ngayon, hindi wala namang kasiguraduhan. Hindi ko naman alam nung December na 20,000 na yung Bitcoin, binili ko ng 4,000, bali nag times 5 na pera ko, hindi ko naman po alam na magiging 50,000 ngayong March eh. Ang alam ko lang nung December, natamaan ko na ang target ko, magagawa ko na yung purpose I have when I invested or when I intended to invest. Okay, so far, nabanggit po ni Arman yung tungkol sa Bitcoin. Ako, ang daming mga nag-comment tungkol sa Bitcoin o interesado sila at tinatanong nila, legitimate ba ito, Arman? Opo. Okay. Marami pong natatakot sa Bitcoin dahil ang pinaka-konsepto po ng Bitcoin, decentralized. Ano pong ibig sabihin ng decentralized? Unlike sa kasalukuyan, centralized. Merong pamahalaan, merong bangko sentral. Dito po sa cryptocurrency, specifically Bitcoin, hindi siya kontrolado ng pamahalaan, hindi siya under ng kahit anong central bank. Sino ang nagbabantay? Sino ang nagre-regulate? The almost 3 to 5 million computers connected around the world, sila po ang nagbabantay, gumagabay sa lahat ng transaksyon sa Bitcoin. Ay, anong ibig sabihin nun? Paano pag meron akong reklamo, kanino ako lalapit? Yun po ang malaking pagkakaiba. Wala po kayong malalapitan except doon sa exchange. Anong exchange? Yung peso nyo po, gagawin yung Bitcoin. May kumpanya na gumagawa nun. Yung mga kumpanya na yun po ang regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Halos lahat na po ng bansa, merong crypto exchange. Mula Philippine peso to Bitcoin. Yung nagpapalit na yun binabantayan. Pero pag yun ay Bitcoin na at nilagay na sa sarili niyong wallet, kayo na po ang may responsibilidad para sa pagtago, pag-ingat ng inyong digital asset. Bakit ko po ba pinupunterya ito ngayon? We are in our digital times. Miss ko na mag-high five kamayan magmano si Father Johnson. Ito na po, digital broadcasting na tayo. Lahat na po ngayon digital. Pati po ang kaperahan, pati po ang investing, buzzword or usong-uso na ngayon, digital assets. Wala siyang something physical and yet, asset, ikaw may-ari, merong halaga, pwedeng biling sa iyo ng ibang tao. Yun po ang ibig sabihin ng asset at namamayani na ngayon ang digital assets. Nabanggit din natin kanina ito po sa stock market. Merong nagtatanong dito, Father Johnson and Armand, tungkol sa pag-i-invest sa pamamagitan ng mga banko. Yun. Bigyan mo nga daw ito ng linaw. Nice, nice. At susugan ko rin din po yan, ha, bago po sumagot si Brother Armand. Minsan nakakaengganyo yung mga malalaking percentage sa banko. Do we need to trust them?
Yes. Okay. Intindihin po natin, dalawa lang ang transaksyon sa pagpapalago ng pera. Dalawa lang po. Magpautang ka or meron kang bibilhin. Yung nagpautang ka, ang benepisyo po sa iyo, bibigyan ka ng regular na kita. Yun po yung natin natawag interest. Pag meron kang binili, may binili kang shares of stock, may binili kang Bitcoin, may binili kang lupa, may binili ka na puhunan para sa negosyo, ang kita kapag binenta mo. Ulitin ko po, nagpautang ka at may binili ka. Kapag nagpautang ka, interest, regular na kita ang benepisyo sa'yo. Pinapangako. Pag meron kang binili, binili kang lupa, binili kang share of stock, yung paglago ng presyo na kikita ka kapag binenta mo ng mas mataas, hindi po pinapangako yon. Ang binibigay lang, estimate or projection. Now, sa bangko, medyo nakakalito. Bakit? Meron silang inaalok, dalawang produkto. Akala nung karamihan, isa lang yon. Dalawang klaseng investment na aalok sa bangko. Meron siyang savings deposit, time deposit, checking account. Yan po, interest ang benepisyo sa atin. Merong pinapangako na interest. May pinapangako na interest. Unfortunately, kasalukuyan, ang time deposit po sa pinakamalaking bangko dito sa Pilipinas, yung 1 million, Father Johnson, yung 1 million, wala pang 1% a year ang ipapangako na kita. Wala pa. Babawasan pa yun ng 20% withholding tax. Yun po yung may pangako. Now, meron din produkto ang bangko, tawag nila karamihan, yung mga malalaking bangko, UITF, Unit Investment Trust Fund. Yun po ay parang mutual fund. Pinagkakatiwalaan mo yung bangko, magbibigay mo yung pera mo sa kanila, kaya nga trust fund, Unit Investment Trust Fund. Nakikibakas ka, pinagkakatiwalaan mo yung bangko, sila ang magba-buy and sell para sa iyo sa stock market. Nitong mga nakaraang taon, nung maganda ang ekonomiya, 10, 15, 20, 30% sa isang taon na paglago, nagagawa po nila. Kaya nakakalito, pagtitingnan mo yung mga produkto ng mga bangko, pag hindi mo sinuri, nakita mo 30%. Pero yun po yung 30% na walang pangako at estimate lang. Kung nag-actual 30% sila, yun yung nakaraang taon. Sa hinaharap, hindi nila mapapangako o masisigurado yun. In fact, ngayon po, the last months, negative 5 o negative 10% pa yung mga UITF. Akala kasi ng tao, uy, bangko yan. Dahil meron silang pinapangako doon sa savings account. Yung UITF, akala nila pinapangako rin. Hindi po pinapangako yun. Now, kung merong mataas na interest at pinapangako, magduda po kayo. Bakit? Parang inaagawan mo naman ako ng pagkakataon kumita ng malaki, Arman. Merong pinangako na sa akin na mataas na interest, 15, 20% sa isang taon or 5% a month. 5% a month times 12 is 60% a year. Pinapangako. Bakit mo naman sinasabing huwag pasukin? Eh, yung pinakamalaking bangko na nga po eh, na meron 3 trillion peso. 3 trillion peso yung pinakamalaking bangko. Eh, ang kaya lang niyang ipangako ay 1% a year. Sige, bigay mo na 2% a year. Eh, di magduda ka kapag inalo ka ng 2% a month. Mm-hmm. Ang pinakabataya, kapag may pangako, napakataas na po ng 5% a year. Oh. O, pwedeng umabot ng 50%. Pwedeng nang umabot ng 1,000%, di ba? Sinabi ko kanina sa Bitcoin. Pero, hindi po yun pinapangako. Kailangan matibay ang dibdib mo sa taas-baba, taas-baba ng presyo ng inyong binili. Oh, kami po ay magpapaalam na muna kay Father Johnson and kay Arman. Sumainyo ang Katotohanan. Bye-bye!